So ayun mga bro, magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw, panibago na naman na kaalaman ang may babahagi ko sa inyo. Muli, nagpapasalamat ako sa Diyos sa panibagong araw na binigay sa atin para makapag-share tayo ng mga kaalaman patungkol sa ating mga motor. So ngayon mga bro, ang tutorial natin kung paano mag-tune up ng motor. So may bro na akong motor dito bro, Racal. So ang model niya kapares ng XRM, Honda Wave. Oh, so mga 110 na makina dyan. So panoorin nyo mga bro. So yun, mga bro, so nandito na tayo. So sa pag-tune up mga bro, kailangan nyo lang gumamit ng feeler gauge. So dapat merong kayo nito. So ano ba to? So ito po yung pansukat ng valve clearance. Kasi kung mag-tune up kayo wala nito, wala rin kwenta. Alam ko maraming mga mekaniko na nag-tune up na hindi na daw kailangan to. So hindi ako niniwala dyan. Ano yan? Ewan ko sa kanila kung paano nila tune up na hindi gumagamit na. Pero mahirap i-memorize yung ganito kanipis na ano mga bro. So kailangan nyo ito mga bro. Tsaka sa volt ng rocker arm mga bro, tingnan nyo na lang kung anong size yun sa inyo. So ngayon mga bro, sa pag-tune up, so i-process na natin buli. So ayun mga bro, so ang unang-unang nyong gagawin, so kakalasin nyo muna to. Kasi meron muna tayong ditong itatap dead center bago kayo mag-process ng tune up ng kahit anong sasakyan, kahit anong motor. So meron ganito mga bro. Ayan. So pagkos nyo na baklas nyo yan, pagkos na nakalas nyo na, so i-check nyo to mga bro. Ayan. Yung flywheel natin dyan, kung nakikita nyo, ayan. Sana maliwanag malabo eh. So kailangan nyo mga bro ng so 710mm na gabi. So pakita ko sa inyo mga bro. So yan sa dito, so mayroong bolt dyan na 17. So kailangan nyo to 17. Ayan. Tapos mga bro, titingnan nyo dito. Ayan, tingnan nyo yung flywheel, tingnan nyo. Ayan, umiikot. Kung nakikita nyo mga bro. Ayan, umiikot. Ayan mga bro. Puro nakalawang ah. Wala. Malabo yan. Lagyan natin flash. Ayan. So ayan mga bro. Kung nakikita nyo. So ito mga bro. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan. Ayan. Ayan yung T. Ayan. So, itong thread, ayan, kung nakita nyo yung thread, meron din pala tandaan yan ito. So, merong hiwa ng konti. So, kailangan, nakatapat yung guhit na yon, yung T na yon, yung guhit niya, nakatapat dito sa, ayan. So, kailangan nakatapat siya dyan. So, yan ang top dead center ng, yung valve. Ayan. So pag once na nakatapat na yan, so saka nyo buksan to. You are. Ayan. So po buksan natin to. Ayan. Dito muna yun sa ilalim. Ayan. So ayun mga bro, so pag once nakatapat nyo yun, kailangan nyo alugin to. Ayan yung rocker arm nya. So ayan, hindi umaalog. So pag once hindi umaalog, ikot ulit kayo ng isa pa, hindi umaalog. So kailangan kasi naalog yan rocker arm. Isa pa. Yun. Ayan mga bro. Ayan, nakatapat na. So kung nakita nyo, ito lang ang titingnan nyo bro. Ayan, yung guhit na yan. So itong guhit, tsaka itong guhit. Ayan. Yung mga lang kita sa video. Ayan o.
Ayan. So, yung guhit sa flywheel na T. Tapos may guhit siya, yung mark niyan, T-mark. So, itatapat ko lang dito sa may hiwa ng thread. Ibig sabihin niya, nakatap din. Pero, mga bro, sabi ko na sa inyo, kailangan naaalog niyo yung rocker arm. Bro, so, nakatapat niya. So, tinan niyo. Narinig niyo. Ayan. Maalog siya. Ayan o. So, kanina, yung unang ikot natin, so, hindi siya maalog. So, ngayon, naalog niya. So, ngayon, mga bro, dito, ayan, mayroong bolt dyan. Tapos, ito. Dalawa yan. So, ayun yung valve clearance dito niya. Susukatin niya. Kaso may langis na. Sira yata piston ring ko. Yan mga bro. So, ngayon, ang gagamitin ko dito ay... Kasi luma na ito mga bro eh. So, Shazam na taon na to. So, hindi na kanong kabago yung ano niya. Ang gagamitin ko sa intake. So, 0.2. Tapos, sa exhaust ay... 0.3. Kasi misa matagal na to bro. Pero mga bro, pag ganito, gagawa kayo nito. Meron namang manual, owner's manual yung motor nyo. So tingnan nyo muna doon kung ano talaga yung nakalagay na valve clearance, mga bro. Pero nasa sa inyo naman yan. Kasi sa akin, ito ang gagamitin ko kasi matagal na to. So sa intake ay 0.2. Sa exhaust ay 0.3. So mga bro, naku, malapit na pala maputol to. Yan o bro. Tingnan natin kung ano. Ayan mga bro, ang luwag o. Oh. Kung nakikita nyo, kinain lang. Ayan o. Oh. Hindi kita. Ayan mga bro. Oh. Kita nyo? So, napakaluwag. So, ito ang gagamitin natin, clearance. So, higpitan natin. So, sa paghihigpit nito mga bro, sa pagluluwag, itong bolt, so luluwagan nyo muna yan. Pakaluwag nyan, dalawa yan kasi. Pakaluwag nyan. So, hihigpitan nyo tong sa gitna. Ayan, ayan. Higpitan nyo ng konti. Ayan. Pero mga bro, ang diskarte ko kasi dyan para mas mabilis. Para mas mabilis. Ang ginagawa ko dyan. So, pinapakain ko na muna tong filler gauge. So pagkalagay ko ng filler gauge, so hihigpitan ko na to. Paghihigpit yung ganito, ayan. So saka ko ngayon hihigpitan to yung volt. Kasi mga bro, hindi pwede magsabay yan eh. Higpitan mo nung sa gitna, saka isabayin nyo, higpitan yung volt. Ayan. So ayan, dapat ganyan mga bro. So ayan, magandang hagod nya. So nalaban dapat. So ganun lang mga bro. Napakadali lang. Simpleng simple. Ayan. Ayan, hindi na kinahin. Sobrang yata. So, ayan mga bro. Oh. Nakita niya. So, ganda ng hagod niya. So, ganoon na mga bro ang pag-tune up ng motor. So, nakakalimutan ko. Ba't nga ba tayo nag-tune up ng motor? So mga bro, minsan yung kasi yung hatak ng motor, pag nararamdaman nyo medyo hindi na ganun kalakas yung hatak nya, so baka yung valve clearance nya, so masyado na maluwag o masyado na masikip. Tapos minsan naman mga bro, nakakarinig kayo ng mga lagatik, so dito sa cylinder head nyo, so ito rin yung problema nun minsan sa valve clearance nyo. So kaya kaya tayo nagtutune up para ibalik dun sa stock nya, kasi mga bro, kakatakbo nito, so nag-aagalaw sya. Kaya ganun, kaya tayo nag-tune up ng motor. Mayroon naman dito mga bro sa motor kung ilang, halimbawa ilang kilometers nyo yung tinakbo nyo bago mag-tune up ng motor. Kung wala naman problema, kahit na huwag na kayo mag-tune up mga bro. Pero ito kasi mahina ng hatak, tapos malagatik na masyado eh. So ayan mga bro. Ayan. Ganda ng hagod niya. So so yun mga bro, so ito yung intake. So sabi ko nga sa inyo, 0.2 mm yung ginamit ko. So sa exhaust 0.3. So same process mga bro. So hindi ko na may papakita sa inyo, pero ganun din yung gagawin ko dyan. So para mas maikli lang yung video natin, kung anong ginawa nyo dito sa intake, ganun din sa exhaust. Magkaiba nga lang sila ng clearance. Yung valve clearance ng intake, ginamit ko ay 0.2 ito. Yung isa,
sa Exos, ang gagamitin ko ay 0.3. So ito naman. So kaya mga mahalaga mga bro, mayroon din kayo nito. Filler gauge. Ito yung pansukat ng valve clearance. Ganun lang bro ang pag-tune-up ng motor. Basta mga bro, huwag nyo munang i-process to hanggat hindi nyo pa natatap di center yung inyong makina. So yun mga bro, ganun lang yung pag-tune-up ng motor. So madali lang siya. Sa una lang siya, medyo mahirap. Pero pag once na lagi nyo lang ginagawa. So simpleng-simple na naman sa inyo yan mga bro. Yung kinukondusyon na namin itong motor kasi medyo malaylayo ang tatakbo nito. So uwi kami na ang Bicol sa 28. So yun mga bro. Kung mayroon kayong hindi naintindihan at gusto nyong i-clarify, so huwag nyong kalimutan mag-comment at sasagutin natin yan. So yun mga bro, salamat sa panonood.